sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Chapter 7. Hindi maintindihan ni Leah kung ano ang ibig sabihin ng binatang umangkin sa kanyang labi kani-kanina lang. Ang natatandaan ni Leah sa huling kaganapan sa buhay ng lalaki ay hindi ito sinipot ng bride nito, kaya wala itong asawa. Ang ibig mong sabihin, iho, ang magandang babae na aming kaharap ngayon ay ang iyong asawa? Mabuti naman at hindi yung isang nobya mo ang nakatuluyan mo. Nakangiting tanong ni Mang Kanortito. Kumunot ang noo ni Leah at binalingan ang matanda. Wala pa po akong asawa, tatang. At kung sakaling mag-aasawa ko, hindi ang lalaking mapagsamantalang ito. Saad niya, sabay tingin sa lalaking tinutukoy niya. Pero aaminin niyang natangay siya sa mga halik nito. Babe, huwag mo naman akong itanggi sa kanila. Nangako ka sa akin na hindi mo ako ikakaila sa lahat. Pero bakit parang ikinakahiya mo ako? Isa pa, alam ko naman na nagugustuhan mo yung halik ko. Wika ni Marco sa dalaga, sa kabinalingan ng matanda. Yes po, Mang Kanor. Siya ang nakatuluyan ko. Nagsalubong ang kilay niya dahil sa tinura nito. Talagang trip siya ng Mr. Fontabella na ito. Hindi niya tuloy alam ang isasagot sa mga ipinahayag nito sa harap ng mga trabahador na naroroon. Hindi niya lubos maisip sa kanyang sarili na matindi pa lang tama ng utak ng binata. Babe, alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba? At alam mo rin na nasasaktan ako dahil ikinakaila mo ako kila Mang Kanor. Pagpapatuloy pa ng binata. Mr. Fontabella, umayos ka. Huwag mo akong paglaruan dahil ayoko ng mga ganitong laro. Mahinang wika niya dito habang kagat niya ang kanyang sariling mga ngipin sa panggigigil. Pero nagulat siya nang may biglang batang paslit na lumapit sa kanya. Medyo mapusyaw ang kulay nito. Ang ganda naman po ng inyong napangasawa, Senyorito Pogi. Wika ng isang batang babae. Chichay, syempre magaling pumili ang kuya Pogi mo. Kaya dapat pag lumaki ka, humanap ka rin ng lalaking kasing gwapo ko at kasing bait. Nakangiti nitong tugon sa magandang paslit. Di ba po, Ate Ganda, ang pogi ng kuya Pogi ko? Kaya dapat po wag mo siyang lolokohin tulad ng ginawa ng bruhang ilis na yun. Napapakamot na lamang sa ulo si Leah dahil sa tinura ng batang babae sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito, kaya naman nagpakawala na lang siya ng isang napakatamis na ngiti dito. Alam nyo, Ate Ganda, lalo po kayong gumaganda kapag gumingiti kayo ng ganyan. Basta po, alagaan mo ang aming senyorito Pogi, ha? Ayaw ko po kasi siyang nakikita na malungkot sa tuwing umuwi siya rito sa hasyenda. Isa pa po, Ate, huwag nyo po ikahiya si Kuya Pogi sa iba. Mahabang lintayan ng paslit sa kanya. Ramdam niya ang sinseridad sa mga salitang binitawan nito sa kanya. Ramdam niya ang nagmumulang pagmamahal sa bata. Lumuhod siya para magpantay sila. Alam mo, Chichay, ang ganda mong bata. Kaya ingatan mong sarili mo. Tungkol kay Kuya Pogi mo, hayaan mo siya na matagpuan nito ang kanyang sarili. Kung tungkol naman kay Ilis, hayaan mo pag nakita ko to, patitikimin ko talaga siya ng isang uppercut. Bulong niya sa mga huling sinabi patungkol kay Ilis. Tumawa ng malakas si Chichay, kaya nagulat si Mang Kanor. Ganun rin si Marco. Aba, iha, mukhang nakuha mo ang kiliti ng apo ko. Alam mo ba na ikaw pa lang ang babae na isinama ng senyorito rito na nagustuhan ni Chichay? Halos lahat kasi ng dinadala ni Senyorito noon,
Inaayawan ng batang yan. Kung minsan nga tinataboy pa ng apo ko ang mga babaeng dinadala ni Senyorito rito. Natutuwang saad ni Mang Kanor. Kuya Pogi, gutom na ako. Pumasok na tayo sa loob ng mansyon para makakain na ako. Malambing na wika nito nang makalapit ito kay Marco. O sige na, tara na nga. Agad namang kinarga ni Marco ang batang ubod ng cute at ubod ng kulit. Kuya Pogi, huwag mo na akong kargahin. Baka magselo si Ate Ganda. Alam mo, Chichay, hindi silosa ang Ate Ganda mo. Kaya hayaan mo nang buhatin kita. Isa pa, namiss kong kargahin ka. Kapag nagdalaga ka na, hindi ko na magagawa to. Tumawa naman si Chichay. Ate Ganda, dito ka po sa tabi namin ni Kuya Pogi. Tawag pa nito kay Leah. Agad naman siyang lumapit sa mga ito at sinabayan sa paglalakad. Alam mo, Ate Ganda, wala akong mama. Sabi ng lolo at lola ko, kinuha na daw sila ni Papa God. Malungkot na saad ng bata kay Leah. Nang marinig niya ito'y nakaramdam siya ng lungkot para sa paslit. Hindi niya akalain na sa likod ng masayahin na itsura ng bata ay meron pala itong dinadala na nakakahabag na kwento. Hayaan mo, Chichay. Masaya ang mama at papa mo kung saan man sila naroon ngayon kasi mabait kang bata. Wika niya dito at ginulo ang buhok nito. Chichay, pwede mo naman akong tawaging papa. At si Ate Ganda mo naman ay mama. Saad bigla ni Marco. Muntik nang matisod si Leah dahil sa narinig. Talaga po, Kuya Pogi? Okay lang na papa ang itawag ko sa'yo? Yehey! Halos lumundag pa si Chichay dahil sa sobrang kagalakan. Pagkatapos ay binalingan pa nito ang gulat pa rin na si Leah. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng bata nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Leah. Pero baka hindi po pumayag si Ate Ganda. Bulong ng bata kay Marco. Bakit hindi mo tanungin ang Ate Ganda mo nang malaman mo kung ano ang isasagot niya? Balik na bulong ni Marco. Dahil sa sinabi ni Marco ay nagkaroon ng lakas ng loob si Chichay para tanungin si Leah. Ate Ganda, pwede rin ba kitang tawaging mama? Gusto ko po kasi maranasan na magkaroon ng nanay. Malungkot na wika ni Chichay. Hindi kasi ito sigurado kung papayag ba ang dalaga. Samantala, hindi alam ni Leah kung ano ang isasagot niya dito. Kaya hindi agad siya nakatugon sa tanong nito. Chichay, pag-iisipan muna ni Ate Ganda ha. Isa pa. Wala akong alam sa pagiging mabuting ina. Sige po, Ate Ganda. Pero sana pumayag po kayo. May lungkot na wika ni Chichay. Pilit lang naman ang umiti si Leah sa bata. Ayaw kasi niyang sumang-ayon sa gusto nito pagkatapos ay hindi niya magampanan ang pagiging ina sa bata. Isa pa ay pagkatapos ng birthday na ito, ay hindi niya alam kung magkikita pa ba silang dalawa. Ilang minuto na rin ang nilakad ni Leah at Marco kasama ang trabahante bago narating ang bungad ng mansyon. Tuluyan na rin nilamo ng haring dilim ang reyna ng liwanag. Maya-maya, sumalubong sa kanila ang isang uniformadong kasambahay. Senyorito Marco, ang habilin po ng Senyora Flor. Doon kayo dumiretso lahat sa hardin ng mansyon. Magalang na wika ng mayordoma. Salamat po, Ama ng Pasing. Ang mabuti pa, sumabay na kayo sa amin. Kaya nga po hindi na nag-imbita pa ng ibang bisita si Mama. Dahil ang gusto niya, tayo-tayo lang ang mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Oo, sige, iho. Pero mauna na kayo.
dahil tatapusin lang namin ang lahat ng pagkain na ihahanda na ating pagsasaluhan. Dumiretso na lamang kayo roon dahil si Señor Felipe ay naghihintay na rin sa inyong pagbalik upang makilala ang dalagang kasama mo. Ganun po ba, Manang Pasing? Sige po, sumunod na lamang kayo roon. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na ang binata sa kanilang mayordoma at agad nilang tinungo ang hardin ng kanilang mansyon kasama ang mga tauhan ng kanilang hasyenda at ang dalagang si Leah. Nang marating nila ang malawak na hardin, masayang sinalubong ng kanyang mga magulang ang kanilang mga tauhan. Mabuti naman dumating kayong lahat, lalong-lalo ka na, Chichay. Masayang saad ni Señora Flor sa mga ito. Maligayang kaarawan, Señora. Pasensya na po kayo sa aming mga munting regalo. Sabay-sabay na wika ng mga trabahador ng hasyenda. Ano ba naman kayo? Hindi mahalaga sa akin kung may dala kayo o wala. Kayo ang dahilan kung bakit maganda ang ani natin taon-taon. Kaya dapat namin kayong pasalamatan. Dahil sa sinabi ng Señora, lubhang nasiyahan ang kanilang mga nasasakupan. Kaya't abot langit ang kanilang pasasalamat sa pamilyang Fontabella. Nang matapos ang batian ay nagsipag-upuan na rin sila. Tita Ganda, dito ka na po maupo sa tabi namin ni Papa. Tawag naman ni Chichay sa kanya habang turo ang bakanting upuan sa tabi ni Marco. Nginitean niya ito at sa Karen na upo doon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Mula nang tinanggap niyo kami sa inyong hasenda, nanatili kayong mabuti sa aming lahat. Wika ni Mang Canor. Huwag niyo naman po akong paiyakin sa kaarawan ko. Ang mabuti pa, ipagdiwang na lang natin ang kaarawan ko ng masaya at mapayapa. Ito talaga, pinaiyak niyo na ang mahal kong asawa. Singit naman ni Señor Felipe sa usapan, sabay halik sa kanyang may bahay. Subalit muli itong nagwika nang makita siya ng Señor na katabi ni Marco. Aba, ang ganda naman pala ng daughter-in-law ko. Sigurado ako na magkakaroon kaming mag-asawa ng magaganda at gwapong mga apo. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi ng Señor na tinugo naman niya at muling napaupo pagkatapos. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Señor sa tinura nito. Oh, teka nga. Bakit naman nakabusangot ang bibong batang ito? Saad pa ni Señor Felipe sabay pisil sa maumbok na pisngi ni Chichay. Kasi po si Kuya Pogi, sabi niya sa akin pwede ko siyang tawaging Papa. Oh, yun naman pala. Bakit ka malungkot? Ayaw mo ba akong maging lolo? Gusto naman po, Señor Felipe. Kaya lang po, wala pa rin akong mama. Kahit maging papa ko si Señorito Pogi. Malungkot nitong lahat sa Señor. Ayaw mo bang maging mama ang magandang babae na kasama ng Papa Marco mo? Gusto po. Ang tanong po kung gusto rin akong maging anak ni Ate Ganda. Nang marinig ni Leah ang takbo ng usapan ng dalawa, ay agad naman siyang kinabahan dahil ang pagkakaalam niya, hindi siya kabilang sa pamilyang Fontabella. Paano niya nga paninindigan ang magiging ina-inahan ng batang ito kung hindi naman sila madalas magkita? Maya-maya sa kanyang pag-iisip, nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang bewang sa may kaliwa niya at hinatak siya palapit dito. Nausog din tuloy pati ang upuan niya. Babe, pumayag ka ng maging ina ni Chichay. Bulong ni Marco sa kanya. Paano ko naman gagampanan ang pagiging ina kay Chichay? Pwede ba, Mr. Fontabella?
Ikaw ang nakaisip ng ganong ideya kaya gampanan mong mag-isa. Huwag mo akong idamay dahil mayroon akong sariling pag-iisip. Mahina niyang tugon sa lalaki para walang ibang makarinig. Please, Leah. Para na rin sa ikasisiyan niya. May iniinda kasi itong karamdaman. Kaya gusto ko sanang mapasaya ito. Gulat na gulat si Leah sa sinabi ni Marco. Kaya pala napansin niyang maputla ang bata. Maya-maya pa, medyo napaigtad siya nang makaramdam siya ng isang maliit na kamay na humawak sa kanyang mga palad. Dahil doon, napalingon siya sa kanan niya kung saan nakapwesto si Chichay. Ati ganda, maaari ba kitang maging mama? Promise po, hindi ko po kayo pahihirapan ni Kuya Pogi. Sisikapin ko pong maging mabuting anak. Saad ng batang 5 taong gulang sa kanya. Hindi tumugon si Leah sa paslit na may hawak-hawak sa kanyang kamay. Pasensya ka na po, Ate Ganda, kung kinukulit kita. Gusto ko lang po kasing maranasan na magkaroon ng isang ina bago ako maoperahan. Alam niyo po kasi minsan nakakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Nararanasan ko din minsan ang hirap sa paghinga. Hindi ko po alam kung kaya ko ang operasyon na gagawin sa akin. Halos madurog naman ang puso ni Leah sa kanyang narinig. Para hindi ka na malungkot? Oo na. Pumapayag na ako na maging mama mo. Nakita niyang umaliwalas ang luhaan ng mukha ng bata. Talaga po? Oo, Chichay. So pwede ko nang punasan ang luha ng maganda kong anak? Nakangiti niyang tugon dito. Tumango naman si Chichay pagkatapos ay tuwang-tuwa itong napayakap sa kanya. Yehey! May mama na ako! Masayang sigaw ng bata nang bumitaw ito sa yakap sa kanya. See? Sabi ko naman sa'yo, Chichay. Mapapapayag mo ang ate ganda mo. Tuwang-tuwa rin si Marco para sa bata. Salamat po, Papa Pogi. Sana po, Papa, huwag mo lukuhin si Mama Ganda. Siyempre naman. Love na love ko ang mama mo eh. Halos masamid si Leah sa sariling laway dahil sa kanyang narinig. Oh, paano yan? Meron na akong panganay na apo. Kailan nyo naman aasikasuhin ang magiging pangalawa kong apo? Nakangiting wika ni Señor Felipe. Halos mahimatay si Leah dahil sa pinagsasasabi ng mag-amang Fontabella. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaabang.